mo na silang intindihin. Totoo ba kasi naman ngayon, ikaw naman ang taong parang hindi nagtaan sa pagkabata. Baba. Hindi naman kami ganyan ang aming kabataan. Noong aming kapanahuna, kami mga babae, tinuturoan ang mga gawaing bahay na papakipakinabang. Yan, eh nung araw, hindi mo ba alam na nagpapago ang panahon? Kaya naman tignan mo yung anak mo. Sa babaeng tao, nakapantalon sa halip na magdusida. At walang inaatupag kundi ang magbugi at magsasasa. Hindi sasasa iha. Cha-cha-cha. Kasi cha, kasi kape, kasi tsokolate, yun na rin yun. Talaga hindi ako conforme dyan sa sayo na yan. Hindi ka lamang marunong kaya sinasama mo ganyan. Halika, tuturuan kita. Yung madali lang eh. Ganito yun eh, oh. Tignan mo. Parang lasing. Ang dami pa tayo. Napita mo na. Umiikot ka naman, meron pa paikot-ikot nila. Maliikot mo ganyan. Tumpak na oras ngayon ay 5 ng hapon sa buong kapuluan. At ngayon, ang Globco Variety Show. Isa munang pagbabalita. Para sa maayos at magandang pangangalaga ng inyong buhok, gumamit ng tonic. Pananatiliing kaakit-akit ang inyong buhok pag gumamit ng tonic na may halimuyak na tumatagal sa buong maghapon. At ngayon, ang unang bilang sa ating palatuntunan, ang may ginintuang tinig at idolo ng lahat, si Dean Torres. Awit ng puso ko'y tingin mo mula noong magkalayo na tayo kay lungkot-lungkot ng buhay ko. Di kailanman malimot ang araw ng nagdaan sa puso ko'y mawawala wala na rin yaring buhay. At dahil sa mahal kita, di na kapagsasasa kung lagi nang inaalala ka. Pagkat nababatid mo bang sa pagiyak mo sinta, hindi ka nag-iisa. Nalalasap ang luhang kay bae habang inaalala ko ang ating pagmamahalang anong tamis. Gustong-gusto ko ang boses ng Ding Torres na yan. Ako rin. Ang dandang umawi. Ibigin mo pa nga ako ng mga plaka niya. Oo, plaka. At dahil na mahal kita, di nakapagtataka kung lagi nang maalala ka. Pagkat nababatid mo bang sa pagiyak mo sila, ang kumakas na yun ay pamangking ko. Siya na ako ba? Oo. Oh. Oh. Nangalap niya. May lumang boses ano? Aha. Nalalasap ang luha kay bait habang inaalala ko ang ating pagmamahalang anong sami.
sa'yo dahil sa pabayo pa ako. Saka ako ba, Chong? Oo. At ibig kong ang awit na yon ay mapabilang sa mga isa sa plaka natin. May palay akong magiging mabilis yun eh. Kailan ba akong posit na yun? Opo. Pero hindi ko po ang pangalan niya. Siyang manager naman ang tanglap. Sabay ko meron na ipuntahan siya ha. At tanong mo kung papayag ng mga isa plaka natin ang kanyang obra. Opo, Chong. Pagandang araw po. Ano mo ba mga bagong plaka ninyo? Bago? Bago! Bago! Plaka! Ano kung bang klase plaka ang gusto niya? Yan yung mga awit ni Tintores. Tintores! Ito mo maganda! Bago! Tingnan ninyo rito. Thank you.
maganda pala ang bahay niyo. Naku, maganda pa naman yan. Eh, hindi pa mayari ang silong eh, oh. Tignan mo na. Hoy! Ba't mo sinagasahan ang bola ng badminton namin, ha? Oh, yung banglit nyo, hindi mo naiwasan? Siguro nagpapasikat ka kay Alicia, no? Kaya marami nag-disgrasya dahil sa reckless driving, eh. Pasensya na kayo. Hindi ko nga nakita dahil sa kaliitan, eh. Ikaw nang bahala magpaumanhinita. Kung hindi nga ba alang-alang sa'yo, Alicia, eh. Ewan ko na kung ano mangyayari sa kanya. Uli-uli naman. Pag magmamaneho ka ng auto mong dalawang gulong, titingnan mo naman ang dinadaanan mo. Baka mabangga ka ng 6x6, eh. Kawawa naman ang sever. Nasa kainitan pa naman ang laro at nananalo pa naman ako. He? Hanyot, papalitan ko ang bola. Patawarin na naman ninyo ko. Eh, ano pa nga ba magagawa namin? Maari bang hindi namin pagbigyan ang aming kapitbahay? Ha? Tayo na, Lulu! Virgin! Siga-siga pala mga kapitbahay mo. Hindi naman, mababait yun eh. Kaya lang kasi hindi ka pa rin lalaki kilali. Tignan mo na, tuloy ka. Ang makilala mo naman yung Jack ko. Ah. Alam mo, tagahanga mo yun. Tignan, wapo no. At mukhang mabait. Sayang, hindi natin nakilala ka agad. Kasi kayo, dumali ka agad na masasakit sa salita eh. Oo, oh, ikaw nga dyan paglapit mo at sinabakan mo agad ng galit. At nakamapamayaman ka pa. Oo, oh, basta sa may segunda lamang ako. Jack! Oo. Oh. Siya ho, isa kong bagong kakilala. Hindi ako dito eh. Ama, upo ka, Toton. Hindi ho, Toton. Bintore to. Bintore? Aha. Aba, di siya yung bantog ng mga awit sa radyo sa plaka. Siya nga ho. Upo ka! Wapong bata. Hindi na ho, bata. Binata na ho. Bakit ilang taong ka na ba? Eh, 16 na ho. Oo, ay di. Bata ka pa nga. Magpapalam na ho ako. Adios, Totoy. Hindi ho, Totoy. Bintore to. Hindi nga pala. Magpapasyal ka ulit din eh. Oo. Oh, magpapalam na ulit ako sa inyo. Adios. Eh, Alicia, maaari pa kitang maanyayahan sa impila ng radyo? Sa araw na aking pag-awit? With all my heart, kailan ba? Sa Sabado ng hapon, alas 5. Okay, pero wag mo na akong susunduin, ha? Ako na lang ang pupunta roon pagkatapos ng opisina. Ikaw ang masusunod. Baka yun ang new boyfriend ni Alicia. Pinabreak na sila ni Bernie, eh. Ano ang Bernie? Bernie Rodriguez? Hindi, si Bernie Sandico. Yung music composer at manager ng Manhattan Club. Ay, yun ba? Oo. Oh. Pero, mukhang alaga naman si dad ni Alicia ang bagong boyfriend niya ngayon. Aba, age doesn't matter naman. Boy, don't forget, love is a many splendor. Luma na yan. Ang sabihin mo ay, love is a tender trap. Ayun na siya, oh. Ayan lang, oh. Yan lang ang bahay nila. Ah, salamat, ha. Hindi ka, biruin natin. Ha? Magdayang, gawin natin ang pagsikat, ha? Oh. Sabay-sabay, ha? Pasika! Pasika. Huh? Pahinta, pahinta, buwan pa kasi. Hindi na wala kang tanak kumain. Ati ho, may nilalang lang pa. Ay, wala mo naman. Oo, ba't yung kakasin niya? Alam mo, bakit nakapal siya eh? Bakit masuliran ka ba? Bakit mo sabihin sa akin? Baka sakaling matulungan kita. Eh, talagang wala naman ho kong karamdaman eh. Ikaw bahala. Eh, maalala ko nga pala. Natatandaan mo ba yung Mr. Rabe na nakilala natin kahapon? Maganda siya, no? Aba, oho. Talagang napakaganda niya. Sa tingin ko, eh, parang si Marilyn Monroe. Sa tingin ko, si Gus Kelly, eh. Sayang. Nangako'y magbalik. Ay, nawala na siya at umalis. At ikaw may nawala rin, eh. Nasabay mo siya sa pag-uwi. Alaga yo eh.
Sa isang hindi sinasadyang pagkakataon eh. Hanggang sa kanilang bahay? Oo. Oh, eh. Malayo ba kanilang titi sa akin? Hindi naman ho, gaano. Nalaman mo kanilang lahat? Sa kalye Bulaklak po. Natatandaan mo ang numero? Oo. 223. 223? Eh, pakikuha mo nga sa akin yung trabaho ko. Oo. Opo. Magandang araw po. Magandang araw po naman. Dito po nakatira si Miss Bernabe. Dito nga po, bakit po ba? Wala po naman. Ako po ay si Don Cosme Ricaport, may-ari ng Ricaport Record Bar at isang bagong kilala ng iyong anak. Ba, hindi ko po si anak. Ako po ang kapatid ng kanyang inang namatay. Ah. Dali kayo. Salamat po. Dali kayo. Sa ang aking pagkakamali, Ginang. Ah, hindi ho, Ginang. Pinipilit ako. Alam mo ba? Oo. Oo po kayo. Salamat po. Alam nga naman ninyo ang mga pangyayari. Alam niyo, ako'y binata pa rin eh. Ah, hindi sa pala ating kapalaran. Alam kayo, nun inaatala lamang naman tayo. Punta puso rin naman ng tao, hindi agad sumatanda eh. Hindi ko ba? Ganun niya po. At saka may kasabihan tayo na ang tao habang nabubuhay ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Ah, di ba? Totoo mo yung sinabi ninyo. Eh, siya rin siya po ba yung nasa? Nasa usina pa ho. Kung ganun eh, pagpatanan ninyo ha, hindi ako lupang paratagal at baka kayo mabala ko sa inyong mga gawain. Hindi naman. Eh, saka ang isa pa po eh, marami po akong kasuhin tungkol sa aking negosyo. Sa ibang araw na po ako magbabalik. Kayo ba magsusunod? Paano po? Ayos po. Kailan ba gusto ng idaos ang ating kasama? Tawa niyo lang. Matagal naman. Paano yun? Kailan naman daw kung muna eh. Maghintay tayo. Jerry, kumusta? Uy, Dala! Matagal na tayo hindi nakikita. Oo nga, ganda mo na ngayon ah. Naku, si Bernie. Bago. Kasi na bilang. Ikaw mo na kayo mo. Ano, kamusta ba? Mabuti. Ikaw, saan ba naman yung trabaho niya? Si Salvador. Artista? Hindi. Sekretarya niya. Sino ba naman yung kasama mo? Naubiyak ko eh. Maganda. Ang hotel mo palang pumili. Salamat naman. Pagkakalakasan ang pagkakasasin niya. Oo. Oo, saan pagkakalakasan ang pagkakasasin niya? Oo. Patu at na.
iwasan ka. Ang aking puso ay nabihag ng iyong ganda. Araw-araw, pangarap ka. At sa bawat saglit, ako ay nagdurusa. Hindi mo lang alam ang ligali ng puso kung ikaw ang pag-ibig. Ang pagsinta pala kung malinis ay hindi mo masambing. Malalaman ng pag-ibig ko'y iyong magpakailanman. Hindi mo lang alam ang ligali ng puso kung ikaw ang pag-ibig. Ang pagsinta pala kung malinis ay hindi mo matambing sa awit ko'y malalaman ng pag-ibig ko'y iyong magpakailan. Magmula noong una kitang makita, ikaw na ang laging laman ng aking isip. Ikaw lang ba? Ako man ay ganyan din. Kung gayon ay, iniibig mo rin ako. Oo, mahal na kita. Ngunit, naantok na ako eh. Kaya, umalis ka na, ha? Sige na. Umalis ka na. Umalis ka na! Ang sama ng ulo mo eh. Sige na, umalis ka na. Mapapagalitan ako ng papa ko. Mapapagalitan ako eh. Sige na! Mabalita! Pag hindi ko umalis eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Nagsasalita ka nang walang kausap? Ha? Managinip pa ako eh. Oh. Na ako daw ay isang 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 isang. Naalala ko tuloy ang isang pangyayari. Hindi ko lang matandaan kung sa Iloilo. Ano yun? Eh, maniniwala ba kayo? May isang lalaki, 60 taon ang gulay, ay makapag-asawa pa ng isang magandang dalagang 20 taon lang. Bakit hindi? Ang pag-ibig ay walang pinipili. Yan ay pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Walang matanda, walang bata. Ito lang naman sa ginay ko, mawawalan ka agad ng pag-asi. Sino pala waliligaw sa kanya, matanda na siya. Ito ako naman yun ah. Ang kasaling di na yun naman. Eh, sino mo naman ang mga pagkasabing kayo'y matanda na? Eh, saan tingin ko sa inyo eh, may 20 taon lamang kayo eh. Ito po, sila lang. Ikaw lang na. Napagsinta ng putong nalulumbang. Oh, ito rin na. Oo
dahilan. Na naging natatanaw na pag-asa sa pagsamon ng puso ko sa pagsuyo. Maawa ka sana kinta sa buhay kong ikaw ang ligaya sa puso'y di mapapara. Awit na pagsintang, ikaw ang tanging buhay. O dinggin mo ang pagsamo. Marahil nga. Siya ka na, Iho. Hindi ko akalain tubuhan ka ng panibig kay Alicia. Ngayon, kikita kanyang tanda kaya sa'yo. Dali lamang, Dick. Dick. Dali lamang, Iho. Halika. Halika. Malalaman kong ikaw ay may sapat ng kaisipan. Ngunit napakabata pa rin isip mo sa buong pag-ibig. Wala ako akong magagawa. Talagang iniibig ko siya eh. Hindi na naman ako bata. Yan ang akala mo. Eh kung hindi ba naman eh, liligaw-ligaw ka, iiyakin ka pala. Kung hindi ba naman talagang musmus ka eh. Kung sinasabi niyo, mas matanda sa akin si Alicia eh. Ilalo na kayo. Mas malaki katandaan ninyo sa kanya. Oo nga, pero... Katunayan eh. Parang ako lamang ninyo siya eh. Hindi mo ba totoo? Pwede, pwede, pwede. Huwag na natin pagdalo ng bagay na yan. Ito ang ating gawin. Mupo ka. Kung talagang iniibig mo siya, ay magpatuloy ka. At ako'y magpapatuloy rin. Uwi ka nga. Matila ang matibay. Pero, baka kayo magalit sa akin eh. Oo, oh, hindi. Hoshpot naman tayo. Sige, oh. Sure! basta kanya-kanyang abilidad. Kanya-kanyang abilidad? Sure! Nakatap katas niya. Ito ang moda para sa inyo eh. Hindi, hombre. Kinakailangan ko ang moda sa din agent. Yung moderno. No way. Yeah, yeah, no way, no way. Bakit ang sinasal mo pa? Higahan mo na lang. May kababago eh. Mabuti sa unang silatan muna natin. Walang damo nung malilitong na Tagalog at ang humig kagal. Ito, parang ang bahala. Ano ba naman ang pangalan niya? Alicia. Hindi mo Alicia. Kapangalan pa pala nung girlfriend ko ah. Gradong maganda yun. Ay, talaga! Pag nakita mo siya, laglag yan talaga ang mata mo. Eh, nakatagpo mo na ba ang boyfriend niya? Hindi pa nga eh. Hindi naman ako natatakot sa kanya eh. Nag-iisahin na ako ng boxing, at wrestling. Pukusta na natin. Mabuti kaya ako na sumulat eh. Ikita mo na lang sa akin. Sige, ako. Minamahal kong Alicia. Minamahal kong Alicia. Ipagpatawad mo ang aking kapangahasan ito sapagkat anuman ang aking gawin ay talagang hindi ka mawaglit sa aking isipan. Magmula noong una tayong magkita. Mahal kong Alicia. Maaari akong maghanay ng maraming magagandang pangungusap katulad ng mga makatang naglulubid ng buhangin. At pati bituin ay tinutuhog na parang pintas. Subalit,
ang lahat ng ilan ay sa iilang kataga lamang mauwi. Alicia, minamahal kita. Umaasa akong hindi mo ko bibigyan. Hintay ko ang iyong sagot. Sa iyo'y tanging nagmamahal. Dito. Bisong bata ito ah. Ang lalalim pa ng mga pangungusap. Akala mo eh, tunay na isip matanda na. Malay mo kung yun ang pinagawa lamang niya sa iba. Ano ngayon ang gagawin mo? Alam mo, ang mga kabataan ganyan eh, masyado mo kung gusto kang damdamin ko yun eh. Eh, makikipagin lamang ako. Pero, mag-iingat ka sana. Huwag kang mag-alala dyan. Akong bahala dyan. Utang na loob, Alicia. Unawain mo na sana ang aking pinaliliwanag. Ahayari ng aking pasya. Ano ba ang hibig mo ipakahulugan sa akin na kita? Kinakailangan pa bang maghawa ka ng kamay upang mag-usap? Ngunit may parang kapatid ko lamang. Isang kababatang hindi ko maaari sa likuran. At kung hiling naman sa iyong pakasalan mo siya, kaya haya din naman siguro ang tanglihan, ano? Boy, mag-usapan niyo. Ah, basta, ayoko na. Kalimutan mo lang tayo magkasintahan. Huwag naman, kadali mo naman malibuko. Alam mo naman yan at simula pa. Hindi ba? Oo nga. Pagtayo ko na. Tapos. Huwag naman. Parusahan mo ko kung ibig mo. Handa naman akong tumanggap lang kahit na anong parusa. Huwag lamang tayo magkagalit. Alright. Mula ngayon ay huwag mo muna akong dadalawin. Dito o sa opisina. Huwag mo kong susunda sa kalye. At huwag mo rin akong susulatan. Yan ay tutuparin mo sa loob ng 3 buwan. Hindi mo ba naman nalalaman sa loob ng isang araw na hindi ito naman? Tama na nga yung pag-aasisa mo. Basta't hindi mo yan kung gusto mo manapili tayo magkasintahan. Oh, sige na. Ngunit pwede ba naman bawasan mo ng konti ang panahon? Hindi maaari. Pwede ba? Sa loob na lamang na isuwan? Hindi maaari. Haba-haba yung takip ko eh. Pwede, baka mainit ka. Hindi mo mo? 3 mahahagang buwan? Oh, bueno. Babawasan ko. 1 buwan at kalahat eh. Walang tawag. Sige naman. Okay. Paano? Ialis na ako. At ano pang gusto mo? Dito ka mating loob? Okay, tayo. Sa
Talagang magandang boses ng Tintores niya, ano? Oo nga. Oh, how I like to meet that guy. Kung sa bagay, we all see Tintores niya. Pero, ang diferensya eh, hindi natin nalalaman nung itsura na kanya mukha. Bakit kaya hindi nalalagay ang kanya agad sa mga mata? Wala, no? Baka kaya pangit at bultong pa. Kaya ayaw magpalagay ng mga retrato sa mga gabi. That's exactly what I'm afraid of. Baka masira ang aking ilusyon. Yung ganda ng kanyang boses, at pag nakaharap mo ay pangit, naku! I will be disappointed. Aba, isang pair naman to judging that way na hindi natin siya nakikita. Ang mabuti ay, magtahan natin siya sa radyo, at mamakita siya natin ng personal. Oo nga, no? At baka pa natin sa tuloy makilala. Say, that's a very good idea. Oh, oh ay, tumirik na naman ang mata ni Lulu. Hindi mapigil eh. O ano, hindi ba tayo pupunta sa registration? You're telling me. And me. Then it's a date. Para sa higit na kanilagan, gamitin ang Glocco Solidified Brilliantine. Ang Glocco Solidified Brilliantine ay maaaring gamitin ng babae o lalaki tungkol sa bagong kanilagan at kaanyuhan. Huwag kaligtaan ang inyong buhok. Gumamit ng Glocco Solidified Brilliantine, ipinamamahagi sa buong Pilipinas ng Cromwell Commercial Company. At ngayon naman, bilang pangwakas sa palatuntunang ito, naririto na naman ang idolo ng lahat, si Dean Barrett! Awitin ko ngayon ay buong puso kong inihahandog sa isang magandang binibili kay Alicia. Ako'y sabi buhaw baliw sa tuyuan. Kung ang pag-ibig mo'y di ko makakamtan, pagkat kundi ikaw ang kasintahan, ay hindi ko masisiyahan. Wala akong hinihintay sa buhay ko, kundi isang sumpang wagas sa puso. Manali kang wala ng pagbabago, ang pag-ibig ko'y iyong iyo. Tanging ikaw ang aking buhay, lunas ng pusong may lumbay. At kung hindi ka masilayan, tila ba ako'y mamamatay? Ako'y sabik ang baliw sa tuyuan, kung ang pag-ibig mo'y di ko makakamtan. Umasa kang wala ng pagbabago, ang nag-iisip ang pag-ibig ko. Ang pusong may lumbay. At kung hindi ka masilayan, tila ba ako'y mamamatay? Ako'y sabit buhaw baliw sa tuyuan, kung ang pag-ibig mo'y di ko makakamtan. Umasa kang wala ng pagbabago, ang nag-iisip ang pag-ibig ko. Ang nag-iisip ang pag-ibig ko. Walang galang sa inyo, binibili. Ano mo yun? May dalawa ko itong mga sampo ng sabon. Ito'y pinamimigay namin ng walang bayad. Subukan niyo't malaman yung tunay na kahusayan ng sabon na yan.
Ba, mabango nga. Ba, sigurado ho, bagong labas ho yan. Eh, salamat po. Wala naman ho. Paalam mo sila. Adios po. Din eh. Eh, Alicia, natanggap mo ba yung sulat ko? Oo. Eh, bakit hindi mo sinagot? Marami kasi akong trabaho eh, kaya wala akong panahon eh. Sabi ko na nga ba eh. Kaya nga ako na pa rito. Oye, din. Ayan pala ka. Oo, narito nga ako. Eh, siya nga pala. Hindi mo ba si Don Cosmery kapot yung bisita ninyo noong gabing mangharana ako? Oo, bakit? Kilalang ba siya? Oo, siyo ko siya. Kaya nga hindi na ako nagtuloy noon. Baka kagalitan pa ako. Hindi naman nagalit ah. Alam ninyo, Alin Binay. Meron sana akong ibibalita sa inyo eh. Ngunit nag-aalala lamang ako, baka sabihin nyo eh, ismoso ko. Oh, hindi. Ano ba yon? Alam nyo eh, pinagtapat sa akin ng Jong, ang laki ng pag-ibig niya sa inyo. Siya nga? Oo. Hindi lamang daw niya maipagtapat, sapagkat nahihiya siya. Oo, nakita ni Natyang. Kaya pala tingin-tingin sa inyo ng gabi eh. Ko, tama ka na nga dyan. Di pa natin natitiyak kung siya nga ang kapalaran ko eh. Iyak ka na nga. Alicia, ibig kita makausap ng masinsinan. Oo. Ako naman ang tutuksoy mo. Hindi, Alicia. Talagang mula noong unang kitang makita eh, hindi na ako makatulog. Hindi ako makakain. At hindi ako matatahimik hanggat hindi ko natatamo ang matamis mo, oo. Abadin! Hindi ka ba nagbibiro? Ang pag-ibig ay hindi ko maaaring gawin biro. At kung hindi mo paniniwala ng aking pagkatapat, ay mawawala na ng kabuluhan sa akin ang buhay. Din, masyadong bata ka pa upang umisip ng ganyan. Bata man ako ay may puso naman at damdaming marunong umibig. Oo, alam ko. Ngunit, huwag mong masyadong dirib-dibi na nadarama na iyong puso. Tapos ka totoong maghihirap ka. Kaya ang mabuti, limutin mo na ang pag-ibig. Limut ay madaling sabihin. Ngunit mahirap gawin. Kaya Alicia, sagutin mo na ako. At kung ako'y iyong bibiguin, ay maaari akong magpakamatay. Abati, huwag mong gagawin yan. Ang nasabi ko ay nasabi ko na. Kaya Alicia, sagutin mo na ako. Nawag akong magpakapatay. Hindi maaari din, sapagkat ako'y minugi na. Alam ko, ngunit matitiyak kong lalong higit ang aking pagmamahal kayo sa kanya. Kaya, limutin mo na siya. Ako? Pinalagay mo ko sa gipit sa kalagayan? Sa akala mo kayo, hindi magagadang nobyo ko kung sabihin kong ayaw ko na sa kanya? Ha? Eh no, hanggang doon na lamang siya magalit. Samantalang ako, hanggang sa mamatay. Ba eh, pwede naman na magpakamatay. O paano? Kasi siya. Kasi niya yun eh. Apalak po? Sige na Alicia, sagutin mo na ako. Sige mo naman ako ng pagkakataong makapag-is mo. Sige. Sipin mo na at ako'y maghihintay. Apa? Hindi ngayon. Sige mo naman ako ng konting pagkakataon. Pahirap yata yun. Eh kung ang maisip mo ay ayaw mo sa akin. Paano? Sumimali natin kung ano maisip ko. Kung ganun eh, di may pag-asa ko. Maaari. Kailan ako mabalik? Mariyo, sir. Eh, pupunta na lamang kita sa inyong record bar. Pagkayari na ng aking loob. Dahil, kung dito mo ako pupuntahan eh. Maaaba na lang aking pag-iisip. Arigado. Teka na din, ha? Sandali lang, Dave. Tumabi ka lang sandali. Baka masaktan ka pa eh. Mahirapan pa ang aking puso eh.
kita mo dito. Nakakalimutan mong ako'y kasintahan mo. O baka naman kunwari narurusahan mo akong huwag dumalaw sa inyo upang masarili mo ang pagtataksi sa akin, di ba? Aba, labis ka na yata. Bakit labis? Hindi ba totoo na may lumigaw sa'yo? At nang magtapat sa'yo, binigyan mo naman ang pag-asa? Alam ko na kung sino yung tinutukoy mo. Nakita mo na, di totoo nga pala, parang walang anuman sa'yo. Alicia,
8 taong kita niligawan bago kita napasagot. Baka makalimutan mo yan. Papayaan mo muna akong matapos. Totoo nga nagpahayag ng pag-ibig sa akin. Pinaliliwanagan ko nga eh. Ayaw namang makinig. Ang gusto, sarili niyang katwiran. Magpusok eh. At may banta pang magpapakamatay kung bibiguin ko raw siya. Kaya, para naman huminangin siya, sabi ko, iisipin ko muna. E, biro mo yun? Kung talaga nga magpakamatay, isagutin ko pa yun. E, sino naman yun? Saan lupalop mo naman nakilala yun? Kilala mo siya. Si Sintore. Yung umawit ng iyong tugtugin. Si Dig? Sus Marosel. Pinapita mo na. Napasas Marosel ka pa dyan. Siyang kanawa. Pinapita mo na ka naman. Akala mo eh, may tiwala na ako sa ding na yun. Kailangan, kailangan muna ako ng amnesty. Kasasabi mo, wala! Patawarin mo na naman ako sa parusa mo. Wala naman ako talagang kasalanan eh. Sige na o, mahirap na eh. Ang dali lang tayong nagka-iwalay eh. Inip mo kaagad ako ng teenage. Sino na nga, baka pa tayo mapakita kami eh. Sino na ako. Yung nga. Basta ayoko. Sino? Oo na nga. Yan. Inaasahan kong magiging pag-upay ang ating binabalik na delikasyon para sa mga balik delikasyon. Sigurado yun, sapagkat na-ibenta na lahat ang ating mga tiket. At marami pa madana. Siya nga. Dati kong kayo magpapagawa pa ako ng maraming tiket, lalong magaling. Kailangan. Siya nga pala, mayroon pa akong binabalak na ikatagdag ng numero sa ating gamit talaga. Naku, eh lalong masaya mo. Ah, sigurado lalo siya natin siya na talaga. Bata sa kahusayan ng kanyang pagtugtog. Ay ibaling naman natin ang ating mga paningin sa kahambal-hambal na kalagayan ng mga batang may sakit na cerebral palsy. Kailan sila?
ko yan. Pagmasdan ninyo. Hindi baga kayo nakakabag sa kanila? Ang bilang ng mga may sakit na batang ito ay umaabot sa may 40,000. Sila'y maaari pa rin gumaling kung sila'y ating tutulungan sa pamamagitan ng pagpapatayo na isang pagamutang nauukol para sa kanila. Sinasasalamatan ko ng taus-puso ang lahat ng mga nagsikilo sa kilusan ito, pati ng lahat ng nagsipag-abuli ng salapi. Subalit ang halagang ating naliligo may hindi pa rin sapat sa tagdang halaga ng pagamutang ipatatayo na nagkakahalaga ng 10,000. Malaki ang aking pag-asa na kung matapos na ang pagamutang ito at magamot sila sa kanilang karamdaman, sila'y maaari pa rin gumaling at magkaroon ng magandang hinaharap. Maaaring sa kinabukasan ng ilan sa kanila'y maging haligi ng ating pamahalaan at maging pag-asa ng ating bata. Kaya mga kapatid, tinatawagan ko ang inyong damdamin. Magsama-sama tayo sa pagtulong-tulong. Kasi kapag tatagumpay ng ating mga layunin, alang-alang man lamang sa kapakanan ng mga batang ito, nangangailangan ng ating tangkilik, tulong at pagdamay. Marami po salamat. Mga kaibigan, kung sino sa inyo may nais na magbigay ng abuli ngayon, ay mari pagkalop sa dalawang dalagitang may hawak na kahon. Ako'y nagpapasalamat ng taus-puso sa kagandahan ng inyong loob. At sa susunod po nating bilang ngayon, ay makikita ninyong bantog na si Ding Torres at ang kanyang kaparehang si Nita Valdemor. Ay di naiinata maong sabo kong maghapon. Bakit naman ang suot ninyong ngayon lowe? Anong kipot? At kahit kitin, kahit na nga ang binata ay sapsal kising. Lagong mukhang pangit. Tingnan mo nga ay, ang damit ay, ngayon kahit, kahit na saan. Sa eskwela o simbahan man sa lulu, kung nagsasayaw dapat ipagbawal. Marahil na pagsasipan ang ibang kung araw, kung magkaganyan ay ibang-iba ang ating lagay. Pagkatpalit at lalaki ang naging kumbiya. E paano ang bakla? Naman mayroon din ako nakikita, pati batok, inahil pa. Kaya ngayon may dalaga kang makikita, kahit sa barberya. Bakit kayo'y di kontento sa inyong buhok? Ang ibig nyo'y maging kulot. Kaya ngayon may lalaki na nagpupunta sa beauty parlor pa. Marahil ay, ay, araw, ibang iba ang ating lagay. Tap, ang inyong siyang epano ang bakla. Thank you.
Maatim ng aking kalooban na kayo'y aking sandigan. Salamat po naman. Masarap. Palagay ko ba eh, kahit anong bagay na manggaling sa inyo, ay lalong sumarap. Don Cosme naman, masyado naman kayong palabiro. Totoo yun, Mr. Robert. Magandang gabi po, Don Cosme. Magandang gabi po naman. Nahilig na ba kayo ng pag-antay? Hindi mo naman. Naku, napaganda lang yung bibig. Bagay na bagay sa inyo. Lalo naman bagay sa inyo. Sabi ba? Kung ganyan ay hindi po ako nakamali sa pagsunod sa moda ngayon. Naku, Don Cosme, bagay na bagay nga kayo dalawa ng tiyako. Kasi alin ko naman. Aba, tiyang, eh sa ayos naman ninyo dalawang ngayon, mukha nga kayong mga teenagers ha. Sa palagay ko, eh tama ang sabi na siya. Sapagkat gano'n sinatingin ko sa inyo eh. Para kayong teenager. You are very cute. Bakit kayo nagsalita ng Cosme? Naniniwala na ako. Opo kayo. May wala ko muna kayong dalawa. Oo, kailangan ko naman kayo. Dito ngayon eh, magpapalam na ako sa inyo. At baka pa ako magabla ako sa patuloy niya. Huwag kayong mag-alala ng Cosme. Pag-usap muna tayo. Sarap-sarap kasi ninyo magsalita eh. Natutuwa ako sa inyo eh. Oo, maniwala ka, Cosme. Eh, ito ang Cosme. Naku, Miss Pinay. Sila yata... Kining na lang yung tawag niyo sa akin. Aba eh, ngayon eh. Tawag niyo naman sa akin eh, Cosme. Cosme, bagay na bagay. Cosme, biling. Ay,
ako. Kaya, masasarili mo na si Alicia. Po? Akalaan mo namang binuro-biro ko lamang si Dinay. Sumagot ka lang sa akin ako. Po? Sumagot sa inyo? Kaya, yan ang sinasarap na. Pwede niya. Mabuti't nakaiwas na kayo doon, boss. Sa pangsuliranin natin eh, Sineng. Mahalap natin maipagtapat sa kanyang katotohanan. Oo nga. Lalo namang masama kung bibiglayin natin siya. Yan ay bata pa at nagtutukong kanooban. Baka mamaya eh, gawin nga niya ang bantang eh. Kawawa naman. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang malimot niya ang pagbibig na inuukol sa akin. Teka muna, hindi ba ang sabi mo sa kanya, huwag muna pupunta sa iyo at siya na lang ang pupuntahan mo? Oo nga! Bakit? May naisip akong paraan, pupuntahan ko sa kanya ngayon. Hindi na yan. Pupunta na siyang bibiglain, ha? Hindi, huwag kang mag-alala. Uy, Jeremy! Uy, Stella! Oo, baka mag-jealous na naman, ha? Ah, mabuti pa eh. Kakilala kayo, ha? Siya ang kababata ko. Stella, siya naman ang nobya ko. Kamusta ka? Mabuti naman. Balita ko ay nagagalit ka lang sa akin. Ay, hindi na! Gusto ka! Oo, salamat. Anong gusto mong kainin? Oo nga naman. Sige, kumuha ka. Ibo, tender loin. Waiter! Bagay sana kung itong ipagtapat sa'yo eh. Ngunit nangangamba akong baka kasama ng Indog eh. Hindi. Ano ba yun? Yung tungkol kay Alicia. Sino ang Alicia? Yung sa'yo o yung sa'kin? Ang dalawa. Ano kaya kung magkataon ang Alicia ang nililigawan mo ay Alicia ko? Hindi maaaring magkaganon. Sapagkat ang nobyo ni Alicia ko... Yan! Yan ang nobyo ni Alicia! Sino naman ang may sabi sa yung yan ang nobyo ni Alicia? Eh, sinita. Naririyan ang hiwaga ng lahat ng pangyayari. Ano bang hiwaga pinagsasabi mo? Ganito. Ayayin ang sinabi sa yung nita na yung lalaking yon ang nobyo ni Alicia upang matakot ka at mamuhog mo na ipagpatuloy ang pagligaw mo kay Alicia. Oo, kalokohan yon. Bakit ka gagawa ng gano'n? Sapagkat, una, ako ang nobyo ni Alicia. Pangalawa, si Nita ay kaibigan ko. Pangatlo, ikaw ang mahal ni Nita. Verme, ibig sana kitang paniwalaan eh. Ngunit hindi maaari eh. Talagang kitang-kita ng dalawang mata ko na ang lalaking yun ay dumalaw kina Alicia.
At dumalaw din kina Nita. O, ano pa ang masasabi mo? Bueno, kung ayaw mong maniwala, ang mabuti, puntahan natin si Alicia mamaya at nang masaktihan mo ang buong katotohanan. Kaya ka? Oo. Pwede mag-gitan lang tayo mamayang gabi daw. Oo, ano ka? Alas 7 o alas 8. Alas na to. Sige na ka na. Ayaw na siya. Baka naman siya magbigla. Hindi, huwag kang mag-alala. Tuloy din! At nang naipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Bago ka umalik, wala na tayong dapat ang pagkatapa. Naniniwala na ako sa'yo. Kawawa naman siya. Huwag ka mag-alala. Lilipas din yan. Akala mo kayo, magtagong kayo? Aba, oo. Alam mo, bukod sa mga piling panahon ilitado, ay naging pita pa kami ng mga piling dito sa LBM para maging modelo. Kaya nga ako din natin, tinitahan ko sila. Pati si Alisa, dinaanan ko sapagat isasalik sila ni Nita. Si Nita? Si Nita natin. Baka mapahiya lamang sa mga tao yun. Hindi siya na sa publiko. Langit akong bahala. Tuturo ako sa lima katulad sa isang modelo. Ay, nakuha, ikan na ba? O, hindi pa nga. Ikaw nga kayo nihintay, eh. Siya, tayo na. Dali ka, mama. Tayo na lang naiwan dito, eh. Mahuhuli na ako. Hindi, sa bandang huli pa ang bilang mo, eh. Aber, natatandaan ba ang lakas ay sinuro ko sa'yo? Oo. Naku nga. Aber, hindi ganyan ay sinuro ko sa'yo, ha. Ganito. Oh, ganyan. Ganyan, oh. Sige, ulitin mo ulit. Sige. Ganyan. Ayun, tama yun. Ganyan. Mahusay.
Sabat. Eh, madalas kumapanood ang kanyang labas eh. Bakit ba pinanood? Abay, natutuwa ko sa kanyang pag-arte. Sa kanyang pag-arte o sa kanyang pagkatinidya? Eh. Na ako sinabi. Tandaan sana ang tinurong paglakad sa iyo, ha? O, yan, ikaw na. Sige, lakad na ito. Kung ang kamparang ganito ng sana, siya nga, ito mo, dalaga na siya. Nakita mo na ngayon ang pagkarap niyo sa publiko? Ang galing! Lamang siya ang babae sa mundo nito. At ako naman ay isang pantakit butas lamang, ano? Bakit ka naman nagsalita na gaya? Hindi ba totoo yun? Anong palagay mo sa akin? Ito ba ay basta-basta lamang? Hindi, Alicia. Ay, hindi ka lang. Ikaw ang pinakamalang ang babae sa mundo nito. Alam ko yun! Malaki yung salamin namin sa bahay, eh. Ikaw na loob. Ano naman sa binibiro, ah? Ayun, eh. Maaari mo na kasagutin. Nasagot naman ka, hindi ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin, eh, ang sagot mo sa pagbibig niya yung mga kasi. Ay, nako. You're just wasting your time. Diyan ka na lang. Ano po? Ano nangyari? Ano, dumiga ba siya sa'yo? Hindi kasi. Wala nang naiibig na siya ngayon. Hindi ko siya pinansin, eh. Bakit naman? Hindi ba siya talaga kasya mo?
Oo nga. Ang kaso eh, si Alicia pa rin ang sinasabi eh. Kaya nagbago tuloy ang isip ko. Bihain lang natin siya magdusa. Ang hirap sa'yo ay hinahalo mong politika sa pag-ibig eh. Naku, dinala mo naman sa malayo usapan natin eh. Aba, ikaw isa nagkumpisa. O siya, huwag na natin pagtalunan yung mga bagay niya. Hindi ko malaman kung may pag-asa pa ako kay Nita o wala. Well, hindi ko masasagot yan. Isang naloob, Lulu. Tulungan mo ako kay Nita, Mari ba? Oo, yan lang pala. Teka ha, tatawag ako ng reinforcement. Virgie! Ano yun? Nakikinig pala. Nita, tanggapin mo na siya. Siya nga naman. Ayoko pa. After all naman ay naparusahan mo na siya. Oo, siya nga naman. Ah, kahit na. Kulang pa yun eh. Gusto ko maghilap pa siya ng konti. Ikaw ang bahala. Baka maging desperate at sumunat ng iba. Sige. Siya nga naman. Kanina lamang ay dumiga na siya sa amin ni Virgie eh. Totoo ba yun? Totoo. Guaranteed forever, kasamang segment at cross my heart pa. Kaya, make up your mind. O ano, natanggapin mo na ba siya kung sakali siya kumarito? Eh, kaso hindi pa pa rin siya yun eh. Pero... Bakit hindi? Hindi? Sige na. Pa, huwag ka nang mahiya! Oh my God! Hindi mo magagawin siya? Sige, sige! Sige, para naman kayo magamanok ah! Sige, sir, diyan ka, tapo naman dito. Ay, Gilio! Harating! Dika! Pumagali! Pumagali! Ako sana! Pumagali! Sige na! Pumagali siya! Pumagali! Anong klaseng laro yan? Kawa ng kwenta na laro yan. Umisip na kayo na iba. Ano kang mga sigahan? Sangat! Tatama ko lang. Sarap! Ano pa? Kapag narinig niyo, hindi ka kagad ang pera sa pakumot.
Sabi mo gusto mo ng balon. Ganoon. Tapos ang boxing. O sige ha. Ang bagala sa ito. Oo. Babalutin ko ngayon ang aking mga damit at siya kong lalagay sa halamanan ha. Magaling. Magbigay ka na irog ha. Oo. Bye-bye. Bye-bye. Mag-ingat ka sana sa daan. At baka masakasahan ka ng susun. Ilan po ba? Bakit ka ba sumipag dito? Halag buhay po ito eh. Bigyan mo ko anim! Balyot! Okay, Doray, magpasok ng dalawang plato. Doray, dalawang plato raw! Oh. Ako rin, makakanyaw. Wala si Doray, ilutusan ko. Ikaw na akong uraiya. Dali! Ayaw ba ng balot? Sinabi mo nang ayaw eh. Di, ayoko nga. Hindi, talaga ayoko. Kaya kong ubusin na sampo. Baka sumuka ka ng pagkain ng batas, eh, mababungot ka na naman. Hindi. Kung sakali takip pangutin, di gisingin mo ako. Sige, papatapusin mo na. Eh, kinakailangan dahan-dahan ng pagkain, Suwi, ha? Okay.
Ba't hindi ka pumasok? Huwag na ho. Salamat ho. Halika! 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 Nita! Ba't may balutan ka? Nita! Nita! Senyora! Senyorito! Hindi ano eh. Okay. Sanang ipadakit sa inyo ang aking anak na babae na sumamang nagtaan ng Kevin Torres. Oo, pareho nga ako silang minor data din. Paano kung sila malalaman na sila nahuli na? Itatawag na lamang niyo sa akin. Numero ng telepono ko. 2-3-2-1-2. Oo, salamat o. Palagay ko hindi magtatagal at mahuhuli na rin sila. Kahit manawari ko. Ay nais niyang akong kumatawan upang hindi sa inyo ng pagpapawagin. Ako naman eh hindi galit na ipagtapat ko na lahat sa kanya ang dapat niyang pagkukulan ng panahon. Sayang ino kung hindi madidibdibin ang iyong pag-aaral. Kung sana'y nasa gusto na kayong gulang, wala kaming tutol. Hindi ba, Lucio? Ha? Oo. Kaya ho naman ang akin ay ganito. Kung talagang silang dalaway nagkakagustuhan, bakit hindi tayo makasundot upang itanda ang araw ng kanilang kasal at natin nila sapat na gulang at makatapos sila sa pag-aaral. At saka lang yung makabubuti yan. Tutal, dyan din lamang ang kanilang bakta. Ano, Jing? Pwede rin ba usapan? Naunawaan mo ba? Opo, sir. At ito'y tandaan mo, Jing. Dahil sa ginawa ninyong pagkasana ni Nita, ay hindi kita pahihintulot ang makipagkita sa kanya kahit saan. Tama ho ba yun, Dong Cosme? Tama. Tama yun, Don Jetsuri. Narinig ba yun? Opo, sir. Ikaw, Nita. Narinig mo yun? Oo, Papa. Sa oras na makita ko kayong dalawang nag-uusap, ang sindrong ito gagamitin ko sa inyo. Tama ho ba yun, Don Cosme? Tama yun, Don Lucio, tama. Narinig mo yun? Opo, sir. Eh, siguro naman eh, maaaring pagbigyan natin ng mga bata kung sakalit magkakaroon ng anumang party. Hindi ba tama yun? Tama, Don Cosme. Eh, kung gayon, inanyayahan ko kayo sa isang Winnie Ross party sa Sabado ng gabi, alang-alang sa ating kasunduan. At upang maging lalong masigla at masaya, ay teenager ang ating magiging idol. Teenager? Oo, teenager. Lovis. Eh, ganito. Thank you.
Pero con esto,